Pag-arap ng lahat ang magkaroon ng tahanan. Tahanang magsisilbing silungan, kanlungan ng mga alaala, proteksyon sa marahas na kalsada. Minsan ko nang nasubukang tumira sa kalye. Walang masisilungan, walang proteksyon sa peligrosong lansangan. Pero sa piling ng isang pamilya, natuklasan ko ang tunay na kahulugan ng tahanan. Taong 2011 nang makilala ko si Maricel Regala at ang kanyang pamilya. Okay, lagay mo dyan. Apat na araw akong nakipamuhay sa kanila. Maliit man ang kanyang kinikita, mayaman siya sa malasakit. Bawat baryang nakukuha, ginagastos niya sa pagkain at pag-aaral ng mga batang kanyang inaalagaan. Anak man niya ito o hindi. Okay lang sa inyo na kayo yung mag-alaga sa kanila? Kahit na hirap na rin kayo? Bakit? Awa ko. Hindi ko malilimutan ang sinabi sa akin ni Maricel noon. Ito na, Maricel. Kapag mabait ka sa kapwa mo, mabait din sa iyo ang mundo. Thank you po. Marami nang nagbago sa kalye ng NS Amoranto makalipas ang 12 taon. May nagbago rin kaya sa buhay ng mga taga roon. Noong August 2011, 12 years ago, ginawa namin yung dokumentaryong Silong. 12 years later, nasa na kaya si Ate Maricel at saka yung mga kasama niyang bata, sila Abby, sila Jiver, si Grace. Tingnan natin kung nandito pa sila. Hopefully, hindi na sila nakatira sa bangketa. Sana meron na silang masisilungan. Gandang araw po, ma'am. Familiar po ba sa inyo ito? Ayo po. Ah, kilala niyo po? Oo. Sino po ito? Si Maricel po. Ah, kilala niyo? Ba't niyo po kilala? Kaibigan po yan. Ay, kaibigan! Ah, kaibigan ninyo. Hinahanap po kasi namin siya. Saan namin siya makikita? Sa Bonifacio. Dito po sa Bonifacio. Sabi, banda raw dito, malapit sa may litsunan, makikita na raw natin si Ate Maricel. Good morning, Ate! Kilala niyo po ito? Ay, hindi. Kilala niyo po ito? Ah, kilala niyo? Si Maricel. Maricel. Nandito lang sa kanto? Yung diyang bawal umihi dito? Pagtawid. Pagtawid pa? O, sige po. Yo,
Nahanap ka kita eh. Nahanap mo ko? Uy, wala kang pagbabago ah. Ay, siya na talaga. Kumusta na? Ito po. Ilang years na kayo sa Calyut eh? Ano po, lima po. 5 years na? Limang taon pa lang sa kalye si Maricel nang una ko siyang nakilala. Makalipas ang 12 taon, sa Kariton pa rin siya nakatira. At ang kanyang trabaho, pangangalakal pa rin ng basura. O, kabinet yan ah! 14. Ah, rice ano? Rice box? 27. 60 lang? Iba si Mandaan? 40. Ah, ang laki ah! 440? So, ang kinita natin kanina ay 440 pesos. Uy, ang laki na nun, ha? 440. Pero binigyan tayo ng 500. Wala tayong panukle. Kaya ngayon, mangangalakal tayo para bayaran natin yung panukli natin. Hindi na bago sa akin ang sumama sa pangangalakal. Ito, pwede to. Ito, pwede to. Ay, may ipis! Noong 2011, ganito rin ang ginawa namin para makabili ng pagkain. Nakalulungkot isipin na makalipas ang mahigit isang dekada, sa basura pa rin siya umaasa. Oh, see, naka-jackpots. Ayon kay Maricel, hindi naman daw laging ganito. Pagkatapos maipalabas ang kanyang kwento sa Eyewitness noong 2011, tinulungan daw sila ng DSWD at binigyan ng kwartong mauupahan. Ang laki naman ng bahay na to? Hindi, maliit lang po ng kwarto lang po yan. Ano, sa loob ba nito? Parang may iskinita dito sa loob. Ah, tapos magkano po ang upa ninyo? 4,000. Sino nagbabayad? Yung ano po, City Hall po. Apat na taon daw silang pinatira dito ng gobyerno. Ang problema ng magpalit ng administrasyon, naputol na rin ang suporta at bumalik silang muli sa kalsada. Ayan o, Ate Maricel! Ang dami! Ay, hindi yata pwede, no? Kasali ko na lang po. Uy, jackpot tayo dito! Ang dami nating nakuha! Makalipas ang isang oras, dumiretso kami sa junk shop para magbenta. May 7 pa. So, 67 pesos yung kinita natin dun sa pangalawang round ng pangangalakal. Eh, since may utang tayo na 60 pesos kanina, so, 7 pesos. Pwede na? 507 pesos. Ano na mabibili natin dyan? May baboy po ako yan eh. Ano na lang po? Sahog na lang po. Bugas. Bigas. Bigas, sahog. Sinigang. Tubig ang unang-unang binili ni Maricel mula sa kinitang pera. Magkano ang tubig? 6 po. Sa isang-isang galon? Opo. Ano yan, inumin? Opo. May mineral po ako. And ano to, panligo?
Thank you po, Ma'am Jun. Dahil mahal ang tubig, hindi araw-araw nakakaligo si Maricel. Pero tuwing araw ng Linggo, obligado silang maligo at magbihis ng kanilang pinakamaganda. Kumakad ka na, ma? Magsisimba kayo ngayon? Apo. Saan kayo nagsisimba? Doon sa may Maseda po. Doon po tuturo ko po sa'yo. Ano? Katoliko? Iglesia po. Mula sa kanyang kinita kanina, naglaan si Maricel ng 20 pesos para sa kapilya. Ano ba pinagpapasalamat mo sa Panginoon? Ano po? Wala pong sakit po mga anak ko po. Saka malakas din po ako. Pagkatapos sumamba, diretso sa palengke si Maricel. May nakapagbigay daw sa kanya ng karne kaya espesyal ang tanghalian nila ngayong araw. Hoy! Quiet! Pagkatapos magluto, pinagparte-parte ni Maricel ang kanin at ulam na nilaga. Pati ang mga alagang aso kasama sa bilang. Tina! Game na! Sendo ka na. Dito ko nakilala si Tina, 11 taong gulang, anak-anakan ni Maricel. Wala na po magulang. Ang nanay po nun, baliw-baliw na ganun. Oo. Ang tatay po nun, wala na po kayo na. Kasi si Mama, umalis kami. Kasi pinapalo siya. Parehong lulong sa droga ang mga magulang ni Tina. At nang mamatay ang ama, inihabilin sa kanya ang bata. Hindi man niya kadugo ang bata, itinuring ni Maricel na parang anak niya si Tina. Pinasilong sa kanyang kariton, pinunan ang kakulangan ng magulang. Ba't mas gusto mo si Nanay Maricel? Kasi mabait, medyo konti. Tsaka? Nilalaban yung damit ko. Minsan pinapanigon ako. Maya-maya, isang babae ang lumapit sa kariton ni Maricel. Saan na punta si Tina? Ayun po. Ha? Ayun na po, tinatawag na po na. Hindi, bakit lumayo? Takot nga po sa kanya. Hi, Nay! Ano po pinupulot ninyo? Mga maliliit na bakal. Ano pong gagawin nyo dyan? Ha? Dadali mo sa junk shop. Nalaman ko na siya pala ang tunay na ina ni Tina. Pero bakit ganun na lang ang takot sa kanya ng anak? So okay lang po sa inyo na kay Ate Maricel muna si Tina? Wala naman bakal na pinubugan. So ting naiiwan ko po yan. Kasi minsan binubugbog ako ng mga lalaki. Binubugbog kayo ng mga lalaki? Inaagaw po yan, ninanakaw. Ano? Sino inaagaw? Anak daw po nila yan ninakaw. Ha? Anak daw po nila yan ninakaw. Nagawa ko daw pong pagkakitaan. Hindi ko lubusang maintindihan ang kwento ng babae sa akin. Minsan tulala siya at natitigilan, minsan naman nagsasalita ng mag-isa. Ang asawa niya po. Nakulong? Opo, sa may CDJ. Bakit? Sa tungkol sa shabu. Nagtitinda sila ng shabu. Ah, nagtitinda sila? Opo. Pati yung babae? Opo, nagmagamit po yan. Ah, okay.
okay. O tapos, ano yung sinasabi niyang ano yung binibenta daw yung mga bata? Marami pa silang magkakapatid po eh. O tapos? Hindi po lang kung ilan sila eh. O tapos? Ilang po, binibenta daw niya. Sino nagbibenta? Sila mag-asawa. Ha? Pero itong si Tina, hindi nila nabenta. Hindi po. Ayaw bigay ng tatay. Tatay yung sa una. Namatay. At least nasa inyo na. Ligtas na siya, no? Nang tuluyang makalayo ang babae, sakalang bumalik sa kariton si Tina. Ba't ka umalis? Tawag ka. Wala. Ba't ka natatakot? Umaasa si Maricel na balang araw, makababalik din si Tina sa kanyang tunay na ina. Pero sa ngayon, siya na muna ang tatayong ina ng bata. Wala man siyang permanenteng tahanan, ligtas si Tina sa kanyang kanlungan. Bakit niyo po inaalagaan si Tina? Hindi niyo naman po siya kaano-ano. Naawa ko. Naawa ka? Dahil? Yung nasa ano po siya, mga kagaya ng mga bata palaboy-laboy. Eh kahit di nyo naman kamag-anak? Hindi ito ang unang beses na narinig ko ang mga salitang ito mula kay Maricel. Noong 2011, ito rin ang kanyang sinambit nang kupkupin niya ang dalawang batang palaboy sa kalsada, sina Jiver at Abby. Okay lang sa inyo na kayo yung mag-alaga sa kanila? Kahit na hirap na rin kayo? Bakit? Hawak. Ito si Ambo, tapos ito si Jiver. Tulad ni Tina, lumaki rin sa poder ni Maricel ang magkapatid na Jiver at Abby. Saan si Abby? Saan ang bahay ni Abby? Makalipas ang 12 taon, nasa na kaya ang dalawang bata? Abby! Nandiyan po si Abby? Opo. Ikaw si Abby? Ako si Ate Cara. Hi! Mga bata, alis na ako. Hindi ko malilimutan ang tagpong ito sa aming dokumentaryo noong 2011. Abby, aalis na ako. Ha? Alis na ako. Hindi naman namamansin, no? Sa 4 kong pakikipamuhay, napalapit na ako sa mga bata. Huwag ka nag-iyak, ha? O sige, bibisitahin kita lagi dito. Okay? O, huwag nang iiyak. Okay na yun. Ha? Ha? Hug muna si ate. Dito na nakatira si Abby. Makalipas ang 12 taon, kumusta na kaya ang batang iniwan ko noon sa lansangan? Sa isang maliit na eskinita sa Maynila ko natagpuan si Abby. Nandiyan po si Abby? Opo. Ikaw si Abby? Ako si Ate Cara. Hindi na siya nakatira sa kalsada. Okay naman. Ito, ano ito? Kusina ninyo? Tatagal na po. Naya nga po sa inyo kasi sabi ko ka ako. Nakikita kita sa TikTok. Noon nga po kasi sabi ko ka ako, kaya ko ulit mamimit ito. Nagbabay ka, nakikita ako. Tapos, pupunta ka sa mga ano, sa mga lugar na alam ko sabi ko mamimit ko to one day. Sorry, hindi kita nabisita agad. Alam ko, nag-promise ako bibisitahin kita ulit. Tapos 12 years ang lumipas bago kita nabisita ulit. Sabi ko balang araw na kapag nakita ko ulit ko, wala na akong kaago, kumbaga. Oh, ano? Makikita ko siya ulit. Sorry. Okay lang. Kung sina Maricel tinulungan ng DSWD matapos na maipalabas ang kanilang storya sa aming programa, ang magkapatid na Abby at Jiver na iwan sa kalsada.
Wala po, kasi pang pamilya lang din po kasi yun, yung ganung sitwasyon. Kumbaga, naway na kaming dalawa nung kuya ko is... Si Jeever. Kailangan namin magpursige. Kasi, iwahiwalay naman po kasi kayo magkakapatid. Hindi kayo sinama? Hindi po. Pero okay lang po yun kasi marami naging lesson yung time na yun sa loob ng 12 years. Dahil wala na ang kanilang nanay-nanayan, napilitan ng magkapatid na makipagsapalaran sa lansangan. Bilang paghanda sa ASEAN Summit noong 2017, naglunsad ng anti-vagrancy campaign ng pamahalaang Duterte. Dinampot ang mga palaboy sa kalsada, kabilang sa kanila si Abby. Bakit? Kasalanan ba maging homeless? Hindi ko po alam sa kanila. Tapos lagi nilang sinasabi na supportin na sa kalsada ka. Parang nakakalungkot lang sa realidad na mahirap maging mahirap kasi huhusgahan kay. Sa kabila nito, nagsikap ang magkapatid. Kasabay ng pamamasukan sa trabaho, pinilit ni Abby na tapusin ang kanyang pag-aaral. Proud na proud po ako, sobra. Kasi sa loob ng 12 years, ang dami nangyari. Kahit na mapapait man yun na nangyari. Proud ako kasi ito na tingin. Hindi ko na pwedeng atrasan. Ito na ako eh. Maging proud na ako sa sarili ko kasi hindi naman pwedeng iba ang magdala nun. Hindi ikaw din naman. Nang makaipon ng 500 piso, ginamit ito ni Abby bilang puhunan para makapagsimula ng maliit na tindahan. Tapos ngayon, magkano ang kinikita mo sa isang araw? Minsan po 1, 2, 1, 3. Minsan naman po kapag sobrang lakas, 1, 5, 1. Habang nakikipagkwentuhan ako kay Abby, isang lalaking nakamotorsiklo ang biglang dumating. Jeever! Kumusta ka na? Ay, lang po. Bago ah! Bago lang yung buhok mo ah! Pareho-pareho! Tingnan mo yung picture! Tingnan mo yung picture mo dati ah! Tingnan mo yung picture mo dati! Anong pangarap mo sa buhay? Yumaman. Yun lang. Bili akong gamit. Bibili ka ng gamit. Ano mga then, gamit? Ano? Mga kilawan. Tapos gamit sa bahay. Anong gamit sa bahay? Pinggan. Pinggan. Bibili kang pinggan. Kusina. Ano pa? Yung banyo. Bibili ka ng banyo. Binibili pala ngayon banyo. Oo, syempre. Bakit? Bakit ka bibili ng banyo? Pwede naman ba? Para tumiya. Ang batang nangangarap lang noon ng banyo, pinggan, bahay at laruan. Isang delivery rider na ngayon at may sarili ng tirahan. Anong pakiramdam no? Nakatira na kayo sa isang bahay. Masarap po. Kasi unang-una sa lahat, hindi ka na parang kapag matutulog ka, wala lang iistorbo ng ulan, wala lang iistorbo ng sobrang init. Tapos, kumbaga, makakaligo ka na araw-araw. Marami ka na magagawa na hindi mo nagawa sa kalsada noon na gusto mong ano. Pagpatak ng 5 ng hapon, nakilala ko ang iba pang kasama ni Abby sa bahay. Ang mga anak ni Maricel na sina Jonelyn, Jonas, at Ambo. Makalipas ang 12 taon, magkakasama pa rin sila ngayon. Pero hindi na sa kalsada, kundi sa bahay at hanap buhay. Sa bangketa ng Kalye Amoranto, may maliit na tindahan si Abby. Natatandaan ko, dito rin kami noon nagpalipas ng gabi. Mabuti na lang, wala ka na talaga sa ano. Yun nga, malaking pasasalamat. Siyempre, unang-una kay Lord kasi siya yung gumawa ng lahat ng ito. Ako lang nagpagod pero siya yung nagbigay para sa akin kung anong inspirasyon na. Ang mga batang katabi ko lang sa kalye noon, may nasisilungan na ngayon.
Pero kung ang mga bata ligtas na sa buhay lansangan, bakit nga ba si Maricel sa kalsada pa rin naninirahan? Tulad ng dati, inimbitahan namin ang pamilya ni Maricel sa isang salo-salo. Ang mga batang hinubog ng buhay kariton, matagumpay nang nagtatrabaho ngayon. Para kay Maricel, natupad na niya ang kanyang misyon. Di ba may bahay na yung mga anak mo? Ayoko po kasi. Ganun, maasap po sa mga anak ko. Masaya na po sa kanila po. Parang nakaaraw sila sa bahay nila. Oo. Parang di ko na may ano sa labas dito. Oo. Doon na lang po sila sa loob. Kahit ikaw nasa labas pa rin. Kailangan pa raw siya ng kalye. Marami pang bata ang dapat alagaan. Hindi pa tapos ang misyon ng kanyang munting kariton. Eh, ba't nag-aalaga ka na naman ng mga anak at anong mga bata at mga aso? Wala po magulang po yun. Naawa ka. Nag-aaral po yun. Nag-aaral ko po yun. O, eh, kailan ka ngayon titigil sa pag-aalaga? Gano'n na, pag tumanda na. Halos 5 milyong Pilipino ang walang sariling tahanan. Walang masisilungan. Walang proteksyon sa marahas na lansangan. Matagal na ang sinusolusyonan ang problema ng pabahay sa Pilipinas. Pero kung nais nating tulungan ang mga tulad ni Maricel, higit sa pera at bahay, edukasyon at kabuhayan ang tunay nilang kailangan. Dahil ang tunay na tahanan, hindi masusukat sa taas ng pader o lawak ng bakuran, kundi sa lalim ng kalinga at malasakit sa kapwa. Ika nga ni Maricel, kapag mabait ka sa iba, mabait din sa iyo ang mundo. Sana nga, ito'y magkatotoo. Ako po si Cara David at ito ang Eyewitness.